Dito na tayo mga kapatid sa napakahalagang bahagi sa ating programa. Ihanda po natin ating mga sarili at mga Biblia, papel at bullpen para isulat po natin ang mga kapitulo at versikulo. Bigay po natin ang buong pagkakataon, our beloved ordained preacher, Kuya Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Father Perpet. Yes. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po ay magkaisang dumalangin. Mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, pala Panginoong Yesus. Sa unang dalangin ng aming beloved, Honorable Evangelist Pastor, Will Estrada Almeda, and Time Prophet, O God. Salamat po marami sa dakilang pribileyo na kami po, O Diyos, ay makapakinig sa iyong banal na salita, O God. Salamat din po sa mga buhay na patutuhan namin na pakinggan, tunay na kay Diyos na kumikilos sa aming buhay. Mahal Panginoon, sa gabing ito, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Pagpalain mo po kami sa pakikinig sa iyong banal na salita. Alisin niyo po ng mga adlang at gawa ng kaaway. By the power of darkness, in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po ay buwabati po ng walang tigit sa lahat, ang pinakamataas na pupuri. At dakilang pagsasamba, paglulati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo pinagibigay ng doble paggalang sa ating ginagalang at minamahal Evangelista Wilde Estrada Almeda. At ganyan din po sa patuloy nating pag-alala sa mga gintong aral at turo ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanyang beloved children, sa ating mga kapatid na nanonood sa oras na ito, mga webcast viewers natin, magandang gabi po sa lahat. Mga minamahal, sa gabing ito, tayo po ay makinig ng salita ng Diyos patungkol po sa sinatawag na false belief, sinatawag na delusions. Sa aklat po ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 10, up to 12. Basahin po natin sa ating banal na kasulatan, mga kapatid. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be dumb, who believe that the truth, but had pleasure in unrighteousness. Sa Tagalog po, kindly. Praise the Lord, sa Tagalog, dito po sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 10. At may buong daya ng kalikuan sa pamamahak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito'y pinagdadala sa kanilang Diyos ang paggawa ng kamalian upang masipinpaniwala sila sa kasinungalingan. Amen. Amen. Purihin po ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa gabing ito. Ating pong pag-aralan yung sinasabi ng banal na kasulatan, ito tinatawag na strong delusions. Yung strong delusion nating nabasa kanina, mga minamahal, ito ay patungkol sa tinatawag na false belief. Dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. For this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Ito po mga minamahal ay sinasabi ng banal na kasulatan sa mga naiwan sa rapture. Dahil ito po ay yung mga taong naiwan sa rapture. Dahil sila'y naniwala sa kamalian. Hindi nila inibig ang katwiran, kundi inibig ang kasinungalingan. Kaya sabi po ng Biblia, binigay sila sa Diyos kapahamakan. So, because of mga minamahal, sabi po ng Biblia, they receive not the love of the truth. Kaya po mga kapatid, sila'y pinaintulot ng Diyos na sila'y mapahamak. Ito po mga kapatid, maintindihan natin. Ano po yung tinatawag na delusions? False belief. Ibig sabihin ng delusions, false belief, maling paniniwala, maling kalaman. Kaya po mga kapatid,
Sabi po ng Biblia, marami pong delusions. Like for example, una, sabi po ng Biblia, because people thinking that sin will keep fullness of life. Iniisip ng tao, ang kasalanan ay magbibigay sa kanila tinatawag na satisfaction, happiness, fullness of life. Akala ng tao, kapag siya gumagawa ng kasalanan, nandoon yung enjoyment, nandoon yung satisfaction. So ito po'y delusions. Bakit po mga kapatid? Thinking that sin will give fullness of life, this is a strong delusion. Maling paniniwala. Dahil po ang sabi nga ng banal na kasulatan ni Haring David, ni Haring Solomon, King Solomon says, maminamahal na, the search of a natural man for satisfaction and happiness is not to be found in a worldly pleasure. Hindi po natin makukuha yung tinatawag na enjoyment o yung kagalakan, yung satisfaction, happiness sa buhay, sa kasalanan. Yan. Yung tao kasi inisip nila pag umiinom sila, nagkukumit ng fornication, mga minamahal, adultery, akala nila nandiyon yung enjoyment. Oo, totoo yun. Merong tinatawag na enjoyment for passing pleasure sins. Merong pasamantalang kaligayahan na lumilipas lang. Kaya po mga kapatid, subalit ang katotohanan po, pag ang tao ay nasa Diyos, Jesus is the author of everything that is good. Ang mahalang Panginoon ang isang pinagmumulan ng totoong kagalakan. Sabi nga ng banal na kasulatan, my peace I give unto you that the world cannot give. My joy I give unto you that the world cannot give. Satan is a liar. From the beginning, is a liar. He promised you to give you peace. He promised to give you joy. He promised to give you satisfaction. But he cannot. Only God, only in Him, we are complete. And only in His presence. Mga minamahal, sabi nga ni Aring David, in His presence, there is fullness of joy. Pero yun po ang ating mahal na Panginoon. Yan po ay mababasa natin sa banal na kasulatan. Mga kapatid, sa aklat ng Genesis, no? Chapter 3, verse 5 and 6. Sabi po ng banal na kasulatan, Genesis, chapter 3, verse 5 and 6. For God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Sabi po ng Biblia, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband. With her, he did eat. Sabihin po natin sa Tagalog. Praise the Lord. Sa Tagalog, dito po sa Genesis chapter 3, verse 5 up to 6. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kakumain niyaon at madidilat ang iyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakikilala ng mabuti at masama. At nang nakita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na nanasa upang magpantas sa tao na pumitas siya sa bunga niyaon at kakain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Amen. So maliwanag po mga kapatid, sa panahon ng ating unang magulang, si Adam o si Eva, nang sila po ay nandoon sa tinatawag na Garden of Eden, sabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong kumain ng bunga ng punong kahoy na ito. Sapagkat sa oras na kayo'y kumain ito, kayo'y mamamatay. So mga minamahal, tinukso sila ni Satanas. Ipinakita ni Satanas ang sabi ni Satanas sa kanila, hindi kayo mamamatay. Sapagkat kung kumain kayo nito, kayo'y magiging Diyos. So mga kapatid, nung makita ni Eva yung puno, ang bunga ng punong kahoy, at ito'y, sabi po ng ating nabasa sa verse 6, Genesis chapter 3, verse 6, sabi po ng banal na kasulatan,
at sa inyong tagaan na makita ng babae na ang puno ay maganda para kainin. Yung punong kahoy ay mabuting kanin. So nagkaroon siya ng tinatawag na last of the flesh. Last of the eyes. At nakalulugod sa mga mata. At kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao. Ito tinatawag na ay bumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawa kasama niya at kumain. So nagkaroon tinatawag na last of the eyes. Man. Last of the flesh. At yung pride of life. Dahil magiging Diyos siya eh. Magnanasa maging pantas. So mga kapatid, yun po ang hindi nila alam. Na kung ginawa nila yun, pumasok ang kasalanan at doon nagdusa ang tao. So sabi nga ng Biblia, ang delusions, thinking that sin will give fullness of life, iniisip ng tao sa kapaggawa ng kasalanan, doon niya ma-enjoy yung buhay niya, yung satisfaction, yung happiness, mga minamahal, sabalit, mali po mga kapatid. Yan po ang sayo ng banal na kasulatan. Pagkatapos, there is no peace to the wicked. Walang kapayapaan sa taong makasalanan. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, magiging guilty ka. Magiging ang kasalanan po mga kapatid ay meron po siyang tinatawag na ang gumagawa ng kasalanan ay mahani ng kasiraan. Uri ng malapuhinon. Ano ba yung ipangalawang delusions? Yung delusion ng tao, yung trusting in riches. From the book of Luke, chapter 12, verse 19. Trusting in riches, delusion. Ibig sabihin ng maling paniniwala na sila'y nagtitiwala sa kayamanan. From the book of Luke, chapter 12, verse 19. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Sabi po natin sa verse 20. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then what shall those things be which thou hast provided? From the book of Luke, say kanipo. Lucas, kapitulo 12, versikulo 19 hanggang 20. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpapahingalay ka, kumain ka, uminom ka, tumawa ka. Natapwat sabihin sa kanya ng Diyos, ikaw ay haling hihingin sa iyo. Sa gabing ito, ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inahanda mo ay magpakakanino kaya. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan, no? Trusting in riches. Yung tao kasi nagtitiwala sa kayamanan. Sabi nga po mga kapag marami na silang kayamanan, akala nila okay na. No, akala nila mga minamahal, sapat na yun. Maliwanag po ang sabi po ng Biblia. Merong taong mayaman, sabi po ng Biblia, at siya po ay maraming kayamanan o marami na siyang ani. Ang sabi niya, ganito ang gagawin ko, igiba ko yung lumakong bangan, at ilalagay ko yung aking mga ani, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, o kaluluwa, kumain ka, matuwa ka, magpahingalay ka. O, sabagkat marami siyang kayamanan para sa maraming taon, sabalit sabi ng Diyos, o yangal, haling, baliw, sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa. Mapapasa kanino kaya ang iyong mga ari-arian. Huwag po tayo magtiwala sa kayamanan. Ibig sabihin, mga hindi pwedeng sabihin natin na kapag na marami na tayong kayamanan ay kontento na tayo. Mga kapatid, mali po. Sabi nga ng Biblia, your riches cannot save you in time of trouble. Hindi ka kayang iligtas ng iyong kayamanan sa aras ng kasakunaan, kabagabagan. O kahit marami kang kayamanan, pag dumating yung kalamidad, meron bang may tutulong ang iyong kayamanan? Mga kapatid, huwag po tayo magtiwala sa kayamanan.
na kung meron ka ng kayamanan, parang hindi mo na kailangan ng Diyos. Ha? Naalala ko yung patutuo nung Sunday, yung nung last Friday dito, sa nating kapatiran, si Brother William Cuardo. Siya'y nag-aral na ni Guru. Apat na kurso ang kinuha, mga minamahal. At eventually, mga minamahal, nakapunta siya ng Canada at naging citizen ng Canadian citizen. Akala niya doon, okay na. Mga kapatid, nagkaroon siya ng karamdaman. Hindi kayang gamutin doon sa Canada. Amen. Naisip niya ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Umuwi dito sa Pilipinas. Iniwan ang Canada. Umuwi dito sa Pilipinas. Mga minamahal, dahil hindi kayang pagalingin ng mga doktor doon sa Canada, ng karunungan ng tao. Bumalik dito sa Pilipinas. Unti-unti pinagaling ng mahal na Panginoon. So, wala na siyang pag-asang mabuhay, pero nung lumapit, nung balik siya sa mahal na Panginoon, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. So, do not trust in riches. Because the Bible says, riches cannot save you in times of trouble. Hindi kayong iligtas ng kayamanan sa panahon ng kasakunaan. Ang sabi po ng Biblia, ano pa ba yung delusyon ng tao? Thinking that the idea is represented by idols. From the book of Acts, chapter 17, verse 29. 17:29 na Acts. Ang sabi po ng Biblia, for as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone graven by art and man's device. Sabi po natin sa Tagalog. Dito sa Book of Acts chapter 17 verse 29, yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o ng bato ni inukit o sa kabihasan ng katalinuhan ng tao. Amen. So, yamang tayo po yung mga lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasan at katalinuhan ng tao. Amen. So, ito po tinatawag na thinking that deity is represented by idols. Iniisip ng tao kasi, yung mga ribulto, ay yun ang Diyos. Yeah. Diba kaya nung araw na tayo po'y mahilig pa sumamba sa mga ribulto, paramihan tayo ng ribulto sa bahay natin. Talagang dito pa lang sa bungad ng pintuan, hanggang papasok ng bahay natin, napakaraming ribulto, hanggang doon sa ating tinatawag na altar, napakaraming ribulto, iba't ibang itsura. Babae, lalaki, may itim, may puti. Yeah. May itim na mayroong pula. Mga minamahal, yun po ang akala natin. Akala natin kapag marami tayong ribulto, marami tayong Diyos. Sabalit mali po yung napaniniwala, mga kapatid. Yan po yung tinatawag na delusions. False belief. Mga kapatid, kaya sabi ng Biblia, yamang tayo po yung mga offspring of God, huwag nating isipin ang Diyos ay bato, semento, kahoy. Ano pong sabi po ng Biblia? What are the Ten Commandments? The first commandments, sabi po ng thou shalt make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in the earth above. Huh? Or that in the earth, that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or the things that are under the water. Thou shalt not worship them nor serve them, sabi po ng Biblia, because I am a jealous God. Amen. Huwag po tayong gagawa ng ribulto para yan tulad natin sa Diyos. Ano po yung ibig sabihin po mga kapatid? Acts chapter 24 verse 25. Thinking that there is a plenty of time. Iniisip ng tao na marami pang panahon. Huwag muna sila maglingkod sa Diyos ngayon, saka na lang. Marami pang panahon. Mali po ito. Masahin po natin. Acts 24 verse 25. Sa libro ng mga tagagawa, 24 verse 25, at samantalang siya ay nagsasalaysay tungkol sa katuwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating,
ay nangilabot si Felix at sumagot, "Ngayon, humayo ka at magkakaroon ka ng kaukulang panahon ay ipapatawad kita." Amen. Ano pong sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, nang at si Apostol Pablo ay nangaral sa harap ni Felix, na gobernador. At si Felix, mga minamahal, ay nakinig. At ang sabi ni Felix sa kanya, "Umayo ka muna, ipatawag na lang kita kapag merong kaukulang panahon." Ibig sabihin, thinking that there is plenty of time, inisip ng tao marami pang panahon. Nakasaka na lang sila maglingkod sa Diyos. Mga kapatid, hindi natin alam ang araw ng bukas. Mga kapatid, hindi natin alam anong mangyayari. Mga kapatid, huwag nating isipin na marami pang panahon. Sa kanilang tayo magpakatino. Sa kanilang sila maglingkod sa Diyos. Sa kanilang sila lumapit sa Diyos. Iniisip ng tao maraming oras, marami pang panahon. Ito po'y delusyon. Delusyon, thinking that there is plenty of time. Iniisip ng tao na marami pang oras, panahon para sila'y lumapit sa Diyos. Huwag po nating isipin. Dahil sabi nga ng James, chapter 4, verse 13 and 14. James, chapter 4, verse 13 and 14. "Go to now, he that say, today or tomorrow, we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain." Sabi po ng verse 14, "Whereas you know, not what shall be on the morrow, or what is your life. It is even a vapor that appeared for a little time and then vanished away." Sige po. Magsiparito kayong nagsisipagsabi, "Ngayon o bukas, o magsiparoon kami sa yaong bayan at titira kami doon isang taon at mga lakal at magtutubo. Kayo nga'y hindi nakakaalam ng pangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo may isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at sa pagdakay napapawi." Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Maliwanag po mga minamahal natin na pakinggan na huwag natin ipagyabang yung araw ng bukas na ganito ang aking gagawin. Sa araw ng ganito, ako'y magganito, magnegosyo. Ang dami mong plano sa buhay. Hindi mo ba aram, sabi pa namin, anong araw ng bukas? Hindi mo ba alam ang buhay ay kagaya lamang ng pinatawag na aso, paper, usok, kagaya ng usok. Makikita mo at ito'y mamawala. Ganun lang po kadali ang buhay. Hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya hindi natin sabihin na ganito ang plano ko. Ganito, ganito. Parang ikaw na may hawak ng buhay mo. Hindi mo ba alam ang may-ari ng buhay natin ng Diyos? Kaya huwag natin ipagmapapuri kung anong meron tayo ngayon. Isipin natin kung anong paintulot ng Diyos, if the Lord's will, kung anong kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, ulitin ko po, ang mga delusyon na inisip ng tao na thinking that sin will give fullness of life, thinking that trusting in riches, nakitiwala sila sa kayamanan, thinking that deity is represented by idols, at ito sinasabi ng thinking that there is plenty of time, thinking that they're presuming of time, if you are changing time, marami pang panahon. Mali po yun mga kapatid. Kaya tayo po ay maglingkod sa Diyos habang merong panahon. Magbakainit po tayo sa paglilingkod natin sa mabait na Diyos. Dahil ito po ang oras na ang Kristiyano ay magbakainit. Lumapit tayo sa Diyos sa mga baguhan. Huwag tayo magsabi na kung anong plano natin, kung sabihin natin kung ipaintulot ng Diyos ang lahat ng bagay mangyayari. Sabagat hindi natin awak ang araw ng bukas. Hindi natin alam ang bukas na kung anong mangyayari. Kaya sa Kristiyano, sabihin po natin, if the Lord's will, if God's permit, kung kalooban ng Diyos, ito ang gagawin natin. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, sa oras na ito, magkaisa po tayong manalangin. Sa ating po mga pangangailangan, mga kapatid, ay magsumamo sa mahal na Panginoon. Dakila naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa gabing ito. Sa walang dalangin namin ginagalang minamahal ni Pangilista Wilista Dalmeda. Pagbalahin mo po ang bawat kapatiran, lahat ng mga naman na nampalataya.
Tulungan mo kami aking karapat dapat o Diyos sa aming paglilingkod na ito. Dagdagan mo ng aming takot na magkasala. Dagdagan mo ng aming pag-ibig sa iyo. Pagpalain mo kaming lahat. At dalain po lahat na may karamdaman. Natasin mo mga problema. Magalingin mo mga karamdaman. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. In Jesus' name we pray.